Gemini, eto naman po yung mensahe sa inyo ngayong second week of February 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga gusto naman po magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below, Tarot Intentions by Eliana Reyes. So ayan, tignan po natin kung ano ba yung mensahe para sa yung main energy po natin, spirit guide for Gemini ngayong second week energy. Okay, this is a very practical energy in some of you. Ayan, good vibes lang. Yan yung gusto ninyong tanggapin. Okay? So ayan, there is a magnificent energy akong nafe-feel para sa inyo, Gemini, ngayong week na to. Pwedeng meron din kayong pupuntahan dito. Okay, pwedeng meron kayong aatendan. Tignan natin pagdating naman po sa trabaho, transformation, may pagbabago. So, pwedeng meron kayong pipiliin dito at mas nagiging mapanuri kayo. Mas sinasala ninyo yung mga energies, yung mga bagay, yung mga emotions na tinatanggap ninyo or tatanggapin ninyo ngayong week na to. Yun yung nakikita ko sa inyo, mas nagiging mapili kayo, mas nagiging practical din kayo at the same time. So, transformation, ayan po. So, magandang energy to pagdating din sa iyong trabaho. So, may pagbabago. Big changes to, pwede nga ibasa nyo, pwedeng nagpalit kayo ng trabaho or nag-resign na kayo sa trabaho nyo at ito may bago na kayong trabaho. Or pwede rin na ang tinatrabaho nyo ngayon ay mga papers, ayan po. So, meron ako nakikita dito, pwedeng mag-under the table na kayo kasi ang bagal-bagal ng proseso. Yan, sa mga inaayos ninyo mga papers. Tignan natin, pagdating naman po sa bahay, meron tayo ditong stability. So, ayan po, tuloy-tuloy yung good income. Or sabihin natin, kung lahat kayo kumikita sa bahay, napakaganda po kasi nagiging stable yung pamumuhay nyo talaga. And meron din dito kasi nagpapagawa ng bahay. So, ayan, sinasabi lang dito, nakikita ko ni Universe is, meron mga nabasag na hollow blocks. Ayan. So, hinahinay lang sa pagsisermon. Yung nakikita ko dito kasi baka mas lalong tagalan yung pinapagawa mo, Gemini. Okay? So, tignan natin. Ano pa po ang mensahe? Spirit guide. Yung iba naman, pwedeng naghahanap po kayo ng, naghahanap kayo ngayon ng bahay. Hindi ko alam kung rent to own yan or ano na, ready for occupancy na yung hinahanap ninyo na bahay and ikakash ninyo. Tignan po natin, pagdating naman sa negosyo, meron tayo ditong awareness. So, ayan po, dapat aware kayo sa strength, sa weakness ng business ninyo at hindi lang sa inyo, pati po sa kakompetensya ninyo. Kailangan pinag-aaralan nyo din daw yun, Gemini. Ayan yung sinasabi sa inyo dito. At maging aware po kayo dito kasi diba, awareness about energy. Awareness about certain energy pagdating po dito sa inyong mga client. So, yun, follow your intuition if mayroon na kayong hindi parang sabi natin, pag meron kayo napapansin na hindi talaga maganda, Gemini, wag nyo na pong i-push yung inyong transaction with this person. Parang umiwas na kayo kaysa mabogus pa kayo. Diba? Kaysa maloko pa kayo dito. Kasi syempre, di rin naman po biro yung nilalabas ninyo na puhunan. So, mahirap naman, diba, kung hindi ninyo mapapaikot. Tignan natin, pagdating naman po sa kaperahan, meron tayo ditong rest, recharge. Okay, so ayan po. Ibasa nyo kung nahinto kayo sa pag-iipon this week, pwedeng uumpisahan nyo ulit. So, ayan, pwede rin na hinto muna ninyo, hindi muna kayo naguhulog kunwari sa bank accounts ninyo or sa alkansya ninyo. Parang na-burn out kayo, ayan. So, pwedeng last week na medyo nag-enjoy naman kayo pagdating sa money ninyo and ito, back to, ano na ulit, back to normal, back to reality na ulit. Yun yung nakikita ko pagdating sa money mo. Meron kang natatabi pero hindi siya enough, kaya gusto mo siyang dagdagan, Gemini, and ito na, ready ka na ulit na humataw, ayan. Lalo na yung iba sa inyo, madami kayong rackets. Tignan po natin, madami kayong side hustles. Yan, tignan natin pagdating po sa love life spirit guide. Kamusta naman po love life ni Gemini, black kitten, inner child. So ayan, yung person mo medyo magpapabebe ngayong week na to or maybe baliktad, baka ikaw to. Medyo, iba sa inyo, medyo mainis pa kayo sa inaakto ng person mo. Pero alam mo, yung tao na yan, yan yung destiny mo. Gemini, yan na yung makakatuluyan mo. Ay, alam lang siguro, masaya lang yung person mo kasi okay kayo. Masaya lang yung person mo kasi natagpuan ka na niya, ba? Diba? Yung missing piece niya. Missing puzzle piece. Ayun, parang ganyan.
Ganun yung feeling ng person mo. You don't know how hard it was to let you go. Ayun, pag iniisip niya, napapakawalan ka na niya. Baka yun yung binibiro-biro ka niya ngayon ako. Kahit sino naman mainis na pag ganyan yung biro. Pero alam mo, naiisip pa lang yan ng person mo, nasasaktan na siya. Parang nadudurog na yung puso niya, ganun. Parang sinasakal na yung, alam mo yung parang may mahigpit na energy na kumakapit na ganyan sa puso niya. Ganun yung nafe-feel ng person mo. Pag naiisip pa lang niya na magkakalayo kayo, you know, na hindi na kayo magkikita, yung mga ganyan. Nalulungkot na siya. So, meron tayo ditong Indigo and Chill and Crystal Children. Mula po ito kay Archangel Metatron. You have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Ayan, so ito. Yung person mo, hindi ko alam kung mas bata sa'yo yung person mo, Gemini. So, ayun nga po. Pwedeng meron dito kailangan ng guidance. Pwede rin naman na anak nyo to. Ayan. So, ayan, kailangan nyo ng bonding. Kailangan may time talaga kayo dito. Hindi lang dapat puro trabaho, puro negosyo yung inaasikaso ninyo. Asikaso nyo din yung sarili nyo, yung family ninyo, at yung inyong mga anak. Mag-spend din talaga kayo ng time sa kanila. Minsan ang mga bata, hindi nila kailangan ng material things. Ang kailangan nila is affection at ano, pagmamahal ng magulang. Diba? Minsan lang sila magiging bata at kung hindi nila yun na-experience habang bata sila, mahihirapan sila na maka-cope up, na makapag-adjust, you know, kunwari malaki na sila, tas tsaka ka pa lang nila makikita. So, ayun, parang alam nyo yun, huwag nyo masyadong habaan sa abroad. Mag-ano lang talaga kayo. Yung, meron kayong time frame, ganyan. So, yan lang po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come, Gemini. Bye-bye!